ating lahat. Sige po, tayo magsintay na po. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito ay muli po tayo na pinagsama ng Diyos sa lugar na ito upang magpuri sa Espiritu at katotohanan. At muli po namin ito ng ating isip, ang ating puso sa pananambahan sa Panginoon. Na ito na yan po ang Diyos ay ipaputi sa atin at hindi po siya nagkulang sa atin. Amen. Thank you.
love God and to offer living sacrifice to God and to serve people and to preach the kingdom of God to the very end of the day. Sabay-sabay po natin awitin ang Lord's Prayer. Ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakit mo, Panginoon, na pinagkaloban mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, O Lord. Panginoon, nandito po kami, O Lord, na humihingi ng kapatawaran, kalinisan, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, Lord, sa mga nagagawa namin pagkakasala, pagkulangan namin sa iyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, ng lahat ng ito, O Lord. Dalangin po ngayong umaga, Panginoon, ang aming pagkaawitan, Panginoon, Lord, ang ikaw ang manguna at kumilos sa bawat isa, Panginoon. Sa aming sumulingan, Panginoon, at aming baka, Panginoon, Diyos, bigyan mo sila ng magandang tinig, Panginoon, tinig na nagmumula sa iyo, Panginoon, na magagamit nila, O Lord, sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa umaga ito, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas namin at mabigyan namin ng papuri at pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, ang aming manunugtong, Panginoon, sa aming mga instrumento, Panginoon, na ikaw ang mangunahan ng lahat ng ito, Panginoon, na magamit namin lahat ng ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Diyos, maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nanghihingi na, O Diyos, na ikaw, O Lord, ang humahawak sa aming puso at isipan, Panginoon, na maging matatag sa bawat pagsubok, O Diyos, na aming nararanasan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal at habag para sa amin, Panginoon. Dahil, Lord, hindi ligid sa iyo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi madali para sa amin, Panginoon, Diyos, pero kami ay kumakapit at lubos na nagtitiwala sa iyong makapangyarihan, Panginoon, Diyos, dahil ikaw ang may bigay sa amin ito, O Lord, na pagsubok, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ikaw rin, Panginoon, na ang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, Diyos, dahil ang sabi mo sa amin, Panginoon, ay ang laban na ito, Panginoon, Lord, ay hindi namin laban, pagkos ito, Lord, ay iyong laban, Panginoon, Lord. Maraming salamat ng lahat ng ito na pagsubok, Panginoon, Lord, na kami ay iyong tinapatatag, Panginoon, Lord, sa iyo, sa umagang ito, Panginoon, ay kami nagagalak, Panginoon, at kami ay muling nakatayo sa banda ng harapan, Panginoon, upang pagsambahan at ibigay namin ang pinakamataas na papuri, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po natin papumurihan ng Panginoon. Hallelujah. Tunay nga sa Diyos ay mayroong galak at may saya. May tuwa sa piling ng Panginoon.
Patuloy mo natin itaas ng Panginoon. Kunin nga po Diyos, napakabuti niyo po sa amin, the Lord God. Hindi po kayo nagkulang sa amin, O Lord Jesus. Kayo ang nagpo-provide pakinawan sa amin, pangangailangan, the Lord God. Sa oras ng pagsubok at kagitita, O Lord, kami nga hindi niyo po kami pinapabayaan. Kaya sa umarang ito, Panginoon, ahayala kong aawitan namin kayo, Lord God, ng papuloy at pagsamba sa iyo. Tunay nga hindi po kayo nagkulang sa amin. Maraming salamat, O Lord Jesus. Salamat, salamat. Yeah.
Tumingin ka, Lord. Thank you.
Lord, ipahin din mo, Lord God, ay ikaw na ang sasampay. Pagpunihan sa taas, sa panging pangalan, ang lahat ng ating Diyos ay pagsabi na na talagang ito. Ulitin ko po, anumang kagipitan,
anumang bigat, sovereignty ng buhay natin, huwag natin maging dahilan ng mga bagay nito. Kundi, again, maging paraan pa rin ito ng Diyos para sa atin na lala tayong mapalapit sa Kanya. Amen o? Sabi dito sa ating pag-aralan, strive for complete obedience to Jesus. So, pagsikap para sa ganap ng pagsunod kay Jesus. So, isang magandang bagay na dapat tayo ay matutong magsikap na sumunod para sa ating Panginoon. To be like Jesus in how He obeys the will of the Father. So, ang Jesus, napapansin naman po natin at nababasa at nakikita natin na ang Panginoon Jesus ay kahit ano pa yung kanyang inaharap, ay sinusunod niyo pa rin yung Ama. Okay? So, ang lahat ay aking pong inaanyayahan tumayo. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Matthew chapter 10, verse 39. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po yung basa sa aklat ng Matthew chapter 10, verse 39. Okay. Sa lahat ng narito at mga sumusubaybay sa atin, ay ito po yung talata na ating babasahin, Matthew chapter 10, verse 39. Or Matthew, pagkatsampo, talata 39. Okay po? So basahin po natin sama-sama. Sabi dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakabit nito. Tayo ang panalangin. Panginoon, kami po Diyos ay narito, Panginoon God sa inyo. Panginoon, salamat sa mga talata na binigay niyo po sa amin. Naway ko Diyos na ibigay namin yung aming mga sarili para sa inyo. Sapagkat ano man yung kalungkutan, ano man yung kabigatan, kabihatian sa aming mga buhay, O Diyos, kung ito inilang namin sa inyo, ay magiging magaanang lahat. Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng ito, O Diyos. Pagpalain niyo ang mga talata nito sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Tayo po'y magkakampo. Ang aklat ng Matthew ay patungkol ito sa mga Hudyo. Ang nagsulat, walang iba, kundi si Matthew. But at the same time, ang aklat ng Matthew na ito ay hindi na lamang doon sa mga Hudyo, kundi maging sa buong sanlibutan. Bakit sinabi ko po hindi na lang sa mga Hudyo? But ang totoo ito ay address po ito doon sa mga Hudyo. Dito po makikita natin yung fulfillment of the prophecies. Sa lahat ng mga propeta ay napamakita natin dito na Jesus is our Savior. And then in the last page po nito ng aklat nito is sinabi ko po sa inyo na hindi na lamang sa mga Hudyo isinulat ito, ibinigay na rin po doon sa mga sa sanlibutan. Kasama tayo dito, sabi, praise all the gospel. Praise, sabi niya, ipahayag ninyo yung salita ng Diyos sa buong bansa. So dito po ay marami po tayong makikita kay Matthew, yung mga naisulat dito, at dito yung na beatitude, at dito po yung pagpapatawaran. Marami po dito naisulat si Matthew. Maging sa kanya, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay narito po yung nakasulat. Okay, oh? So, gusto ko i-klaro sa inyo ang mga talata nito na aking binasa. Ito ay ang kanyang pangangaral. Ang kanyang pangangaral na sinabi niya dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Okay? And then sabi niya, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit ng buhay. Deny yourself. Okay? Sabi niya, kinakailangan na natin, mga kapatid, na ang sarili natin ay ibigay natin sa ating Panginoon. Kailangan natin na sumunod sa Panginoon. Kanina yung kata natin, handog niya ay kapayapaan. Ano ba yung sunod? Handog niya ay kagalakan. Yun yung kata natin, di ba? Pero huwag niyong ikalungkot kung may babasahin ako sa inyo ngayon na pumunta dito ang Panginoon hindi para sa kapayapaan. Okay? Pero, again, ang issue lang naman dito na aking tatalakayin sa inyo dito, kapag ikaw ay wala sa Panginoon, nagkakaroon ng kaguluhan. Wala po siya kapayapaan. Kaya dito, kung ibibigay po natin yung buhay natin sa ating Panginoon, magkakapit tayo ng magandang buhay.
Subalit sabi niya, kung ikaw ay nag-iingat, di ba? Kung ikaw ay nag-iingat sa iyong sarili, ikaw yung humahawak ng iyong sarili. Lahat ng ginagawa ay yung sarili mo lamang. Di ba? Kung hindi mo yan ibibigay sa Panginoon, ay mawawalan ka. Pero ang mawalan ng dahil sa Panginoon ay magkakamit ng buhay. Okay? So, basahin ko ito sa inyo yung mga susunod or early verses. Sabi niya, huwag niyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan. Sabi niya, ng taba, ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng taba, hindi kapayapaan. Anong ibig sabihin natin? Ano ba ito? Ba't nasa Panginoon kami nagagawin kapayapaan? Bakit tabak na ito? Hindi siya nagdala. Ibig sabihin ay nang gulo lang ang Panginoon dito. Nung panahon, ulitin ko po, yung aklat ng Matthew ay sinulat ng Matthew para sa mga Hudyo. Ang Hudyo, ang kanilang na-expect na darating yung propesiya ng Panginoon na walang iba kundi si Jesus ay upang sila ay ligtas. Okay? Para ipakita na si Jesus ay hangin, lulunok agad sa trono sapagkat siya is a king. Pero sa pagkakataon na ito, ay santo ay sinilang si Jesus sa sapsapan. Di mo ba? Ang hari, saan dapat ipinapanganak? O di ba dapat sa komportable lugar, mayaman, at maayos? So, nanlumuho sila dito, ano? So, ito yung nangyari na mga kapatid. Sapagkat, napunta ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang mga ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang binang babae. At ang kaaway ay isang tao, ang kaaway ng isang tao ay kanya na rin kasamahan. Nakita niyo po ito mga kapatid? Diba? So, ang atin lang po dito, sinagot naman din ang Panginoon ito sa dulo ng verse, itong binasa natin. Oo, ay nagiging magulo talaga yung sitwasyon ng buhay ng isang tao pag wala talaga si Kristo. Kung hindi mo i-deny yung sarili mo, ay nagiging magulo siya. Pero, tingnan niyo po mga kapatid, maging sa bahay natin. Pag ang isa lang na tao ay nagkakilala sa Panginoon at ang isa ay hindi, nagkakaroon talaga na siya ng magkalaban ng prinsipyo and then culture or traditions or customs, nagkakaroon po ng problema talaga ito. Ito ay matinding usapin sa pagsusunod sa ating Panginoon. Pipili kayo. Halimbawa, sa isang magulang, sa isang anak o binan, sabihin natin, ang gusto ng isang nanay, pag-aralin ang kanyang anak sa isang magandang kurso. Halimbawa, anong magandang kurso? Halimbawa, gusto ng nanay mag-aral ang anak niya ng arkitek or abugasya o abugado. Pero ang anak, dahil nakakilala sa Panginoon, gusto niyang mag-aral ng pagka-pastor. Ngayon, ano sa palagay ninyo mangyayari sa dalawa? Ano sa palagay ninyo mangyayari sa dalawa? Gusto ng nanay arkitek o abugado? Gusto naman ng anak ay magpastor. Palagay ninyo ano mangyayari sa dalawa? Mayroon ba kapayapaan o wala? May kapayapaan ba o mayroon? Dito mga kapatid, ang ating point lang dito is yung pagsunod. Tama po ba? Dito sa Panginoon, sabi niya, na kahit ganun yung mga sitwasyon kung iaalin ninyo yung buhay ninyo para sa kahit anong gulo pa yan, magkakaroon pa rin niya ng kapayapaan. Magkakaroon pa rin niya ng magandang buhay. Ang usapin lang po talaga ito, tinutukoy ng ating Panginoon kung paano tayo magiging complete na pagsunod sa Kanya. Paano kung magsusumikap na kumplitin mo yung pagsunod sa ating Panginoon. Ang dami po ngayon talagang magulo. Ang dami yung ginugulo, pag ikaw ay nasa kay Kristo, ay guguluhin ka at tatanggalin yung kapayapaan sa'yo. Pero biblically, yung doon ng ating nabasa ay sinagot yun ng Panginoon. Siya mismo sabi niya, ginakailangan na ibigay ninyo ang inyong buhay sa akin. Pero kung kayo yung nagmamalasakit sa buhay ninyo, ay kayo yung mawawalan dito. Di ba? Sabi niya, kung ibibigay ninyo sa akin ay hindi kawalan, bagos kayo ay magkakaroon ng buhay.
Naging ang problema ng buhay natin ngayon na sana, ano man sana yung kagustuhan ng katawan natin ngayon, sana ho ay ipaubaya natin sa Panginoon ano nga yung wants natin. Mayroon po akong babasahin sa inyo sa pagsunod sa ating Panginoon. Open your Bible, the book of Matthew, chapter 8:18-22. Sabi dyan dito, many things can divert our attention to not follow the will of God. In fact, every decision we make reflects who we follow. Tandaan, in every decision, doon mo makikita nagre-reflect doon kung sino yun yung sinusunod. In every decision, hindi mo maiidinay sa sarili mo pag mag-desisyon ka sa oras na ito. Pag ikaw ay nag-desisyon, nagre-reflex po ito sa iyo kung sino yung sinusunod mo, kung ang Panginoon o yung ibang bagay. Babasahin po natin itong aking nabanggit po dito sa Matthew chapter 8, verses 18-22. Nang makita ni Jesus na makapan na ang tao sa kanyang paligid, inuutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nalapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa iyo, saan ka ba pumaroon? Ano po yung sagot ng ating Panginoon? Anong sagot? Ang sinagot niya po dito, walang iba kundi yung eskriba. Ang sagot ng Panginoon, ang sabi niya dito, sumagot si Jesus, may lungga ang mga asuhubat at may pugal ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapahingahan. Ngayon, ano ang desisyon mo ngayon, kapatid? Basahin mo yung sinabi ko sa inyo kanina, many things can divert our attention to not follow the will of God. In fact, every decision we make reflects who we follow. Nung sinabihan ba ng Panginoon yung scribe na ito, siya ba ay nagpatuloy pa? Nasusunod sa ating Panginoon? Mabuti pa ba yung asong gubat eh? Yung mga yung wolves. Buti pa sila, mayroon silang mga lugga. Pero yung anak ng tao, wala ako. Wala akong bahay, wala akong matutulungan. Kayo po yung pagsagihan ng ganito, susunod po ba kayo? Ay, hindi na. At mayroon naman dito ang sinabihan ng Panginoon. At ang sabi niya naman, isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, bakit po kung umuwi muna ako upang ipag-ibig ang aking ama. Ngunit sinabi sa kanya na Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang pag-ibig ng kanilang mga patay. Alam niyo po ba na marami tayo, bago tayo sumunod, marami tayong excuses. Maraming mga bagay na sinasabi natin, mayroon ako munang gagawin. Di po ba? Sinabihan po dito, sabi niya ng Panginoon, sumunod ka. Di po ba? Sabi, hayaan mo po muna na ako ay umuwi. What is your business? Di ba? Ano ang business mo? Palagay ba na nagsabi ito ay hindi alam ng Panginoon kung ano ang kanyang iniisip? Totoo ba na mayroon kang patay? O mayroon kang business? Mayroon kang pinagkakabalahan kaya ayaw mong sumunod sa akin. Maraming mga bagay na nag-divert yung attention natin para hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Palagay ba natin yung sinabi ng Panginoon na hindi niya alam? Isipin nyo, automatic magsasabi siya, palagay nyo may patay siya. At sinabihan ng Panginoon, sabi niya, sa dalilang Panginoon ha, ay hayaan mo muna na ako ay uwi at magpaalam o ilibig yung mga patay. Kaya sinabot siya na, hayaan mo, ipaglibig nila yung mga patay. Di po ba? Ang pagsunod sa ating Panginoon ay napakaraming rason. Napakabigat ang mga desisyon, yung mga dapat natin gawin. Tama ho? Sa buhay natin, katulad ng ating nabasa, ikaw ba'y aatas pag sinabi ng Panginoon, wala kang mapapala sa akin, wala akong lugar, wala akong tahanan, wala akong matulungan. Maraming mga bagay na pinagmumulan yung bakit hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ano yung aking motibo? Ano yung layunin ko? Bakit ako susunod? Hindi po ba? Dito, mayroon kaming pusa. Yan mga pusa. Alam nila kung sino yung nagpapakain sa kanila. Ako lagi yung nagpapakain sa kanila. Every time na ako ilalabas, lagi po silang sumusunod sapagkat ang kanilang alam ng mga pusa, mayroon akong ibibigay na
pagkain. Pag Mr. Diyosi, alam ko ganyan din, kahit yung aso nila, pag lumabas si Brother Mr. Diyosi, siya yung laging nahahabulin sapagkat siya yung laging na papakain. Tama po ba? Ang aso, kumuha ka ng buto, pag hinawakan mo po yun ang may dali at iyong pagandahin, dalahin mo, ang aso ay sunod na sunod. Again, anong mayroon tayo ngayon habang tayo naglilikod sa Panginoon? Bakit ka sumusunod sa Panginoon? All na may promise ang Panginoon. Ano ba ang motibo mo? Ano ba ang layunin mo habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon? Nakuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Kung susunod ka sa Panginoon sa dahil ikaw ay narito ay dahil sa mga bagay, hindi ka sumusunod sa Panginoon. Tama po? Yung sinabi niya yung iskriba, buti pa yung mga aso, mayroon ka, mayroon sila. At yung sinabi niya ng Panginoon na sumunod itong isa, ang sabi niya, hindi magpag-ibig muna ako. Marami yung mga tao ngayon, mga reason, excuses, para lang hindi makasunod sa Panginoon. Ang bilis po ngayon ma-divert yung attention natin na para hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating binasa, na kung ikaw ay pinamalasakitan mo lang yung sarili mo, mawawala yan sa'yo. Di ba? Pero kung ang buhay mo ay mawala dahil sa akin, ay magkakaroon ka ng buhay. Ito mga kapatid. Di ba kinikwit ko dito lagi sa inyo yung mayaman? Na sinabi ng Panginoon, ang sabi niya dito, magpapahinga na lang ako kasi marami na akong mayaman ang gagawa ko, extension ng aking bodega, iimbakin ko na, iimbakin ang lahat ng bagay na yan, lahat ng aking nakuha, iimbak ko na lang doon. Sabi ng isang mayaman. Pero alam niyo po yung response ng Panginoon sa kanya, hindi mo ba alam, mamayang gabi, kukunin mo na ang buhay mo? Di ba? Yan yung sinabi ni Jesus doon eh. Alam niyo mga kapatid, ang hinahanap lang sa atin ngayon ng Panginoon ay kung paano tayo susunod sa Kanya. Huwag tayong susunod dahil ikaw ay may nakikita. Kundi isipin mo na kapatid, sa oras na ito, na susunod ka sa Panginoon, is hindi doon. Mababaw na rason kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon kung sinusunod mo ay yung mga bagay. Tama ho? Mababaw po yun. Hindi dapat tayo ganun. Kung tayo, ikaw ay narito sa Panginoon, ikaw ay sumusunod dapat sa Kanya. Hindi doon sa, ano yung nakikita ko sa Kanya kaya ako sumusunod. Ulitin ko yung aso, pag pinakita mo po yung buto, hamon siya. Kasi yun yung hinahamon niya eh. Ngayon kapatid, bilang Kristiyano, bakit ka narito sa simbahan? Hinahamon mo ba yung buto na tulad ng aso? O ikaw ba yung narito ngayon dahil gusto mo talaga na makilala ang Panginoon at ibigay mo yung buhay yung pasok? Di ba? Yung bigay, yung bago ka, yung bago Jesus, dahil gusto mo siyang makilala ng lubos at ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Di ba? O, basahin po ito dito sa English version po. Ano? O, basahin ko po dito. Tingnan niyo po ha. Sabi niya dito, medyo mahaba-haba at medyo clear minsan dito ha. Kaya nagagabi tayo ng iba't ibang mga translation. Ano po? Sabi niya sa 10 verse 39, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, those who try to hold on to their lives will give up true life. Di ba? Mawawala. At sabi niya dito, those who give up their lives for me will hold on true life. Sabi na, Panginoon Jesus. Di ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw at ako ngayon, ay giniliba mo yung buhay mo para sa Kanya, doon ka lang magkakaroon ng totoong buhay. Tingnan niyo po kung ikaw lagi may hawak sa buhay mo, ikaw yung nasusunod. Diba? Sumalit ang sabi ng Panginoon, pag dumating ng araw na yan, ikaw ay mawawalan sapagkat hindi mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon. Diba? Okay, meron tayong apat na bagay dito na ating tatalakayin. Okay? So, ulitin ko, maraming bagay ang maaaring malinis ang ating atensyon upang hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang bawat desisyon na ginagawa natin ay nagpapakita kung sino ang ating sinusunod. And every decision reflects kung sino man talaga ang nariyan sa iyo. Okay? So, again, mayroon tayong apat na pag-aralan ngayon.
Sabi niya, ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus? Based dito sa ating nabasa. Number one, sabi niya, why would Jesus giving our whole being? Di ba? Pag sabi, deny yourself. O dapat, sabi niya, na ang pagsunod kay Jesus ay ang pagbibigay ng ating buong pagkatao. Di po ba? So, ating mga pagkatao ay dapat po natin binibigay ng buong buo sa Panginoon. Pero tinan po ninyo, lagi pong mayroong kahati ang Panginoon sa buhay natin. Sometimes, sinasabi natin, hayaan niyo po muna uuwi ako at ipaglibig ko muna yung patay. And then sasabihin ng Panginoon, buti pa nga yung may lugar, eh ako wala, anak ng tao na walang matutulutan. Ngayon mga kapatid, anong mayroong desisyon ka ngayon para sa kanya? Diba? Ibibigay mo ba ang iyong pagkatao sa Panginoon o hindi? Yung buong mong buhay, ibibigay mo ba sa Panginoon yung mga bagay na ganyan? Diba? Iba magsagot ang Panginoon, ano po? Hindi ka pangakuan at sabihin mo, sige, sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng ganito. Papatayuan kita ng building na ganito. Bibigyan kita ng millions. Pero iba po yung sinagot niya dito. Kung gusto mo sumunod sa Panginoon, wala kang dapat tingnan. Ang buo na sarili mo na ikaw ang nagdesisyon na ako ay susunod sa kanya. Okay? Tingnan niyo mga kapatid dito. Sabi dito sa Lucas chapter 10:42, only one thing is important. Mary has chosen the better thing and it will never be taken away from here. Alam niyo nung panahon na yon ay nangangaral si Jesus kasama ang kanyang alagad. At siya na yon ay napadako sa bahay ni Marta. Si Marta ay mayroon siyang kapatid na si? Sinang kapatid ni Marta? Si Lazaro. Pero dito, marami po ditong mga si Maria, ilang Maria meron. Pero dito, na sa pagkakataon na ito ay ang nagbukas ng pinto ng patuloy kay Jesus, walang iba kundi si Marta. At ang kapatid niya dito ay walang iba kundi si Maria or si Mary. Okay. So ngayon sa pagkakataon na ay pumasok na po doon si Jesus. Ito yung pagkakataon na dapat kausapin ni Marta, si Jesus, pero ano po yung ginawa ni Marta? Mind your own business. Ang hirap ano? Andiyan si Jesus, aligang-aligaga ka sa ginagawa mo. Itong words na binanggit ko po dito, sino po yung nabigay ng attention kay Jesus? Sometimes, mga kapatid, nagkakaligtaan na natin ang ating Panginoon kung saan ayaw na natin siya bigyan ng atensyon kasi mayroon tayong inuuna sa buhay natin. Diba? Mayroon tayong priority. Ang dami natin excuses. Sige, ikaw na lang yan. Eh, ang ginawa pa nga dito ni Marta eh. Maria, tulungan mo nga ako dito sa aking paghahanda. Ano sinabi po ng Panginoon? Sabi pa nga ni Marta, sabi mo nga pa, Jesus, eh, Maria, natulungan ako sa aking ginagawa. Inanamayan pa niya si Maria. Aligang-aligaga siya sa kanyang ginagawa. Pero again, sinabi ni Jesus, pinili niya ang mas mabuti. Ano po yung mas mabuti? Kaharapin si Jesus. Samantala yung kanyang ginagawa, oo, pinapasok niya sa tahanan, ipatapos baliwalain niya na lang niya. Kapatid at kaibigan, huwag natin baliwalain si Jesus. Diba? Huwag natin baliwalain. Pinamasok naman natin eh. Ang problema ay wala tayong pagpapansin sa kanya sa loob. Alam niyo kung sino yung nagbigay ng atensyon sa kanya? Si Maria. Di po ma? Yung mga bagay na dapat natin sa pagsunod sa Panginoon na mapakinggan natin, yung gustong isabi sa atin, hindi natin ba ito papakinggan yan? Sa ginagawa mo na yan, hindi mo malalaman kung ano yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo malalaman kung ano yung saan ba yung sasabihin ng Diyos sa iyo sapagkat ikaw ay aligaga sa iyong ginagawa. Diba? Samantala, sabi niya dito, only one thing is important.
Mary has chosen the better thing, and it will be, and it will never be taken away from her. Ang sarap, di ba? May bisita ka, in-entertain mo siya ng maayos. Nalaman mo na mayroon parang magandang balita para sa iyo. Pero yung bisita mo, na pinapasa mo, na pinaupo mo, no, na iniwan mo, o saan ka pumunta, malalaman mo ba yung balita na ibibigay sa iyo? Malalaman mo ba yung mensahe para sa iyo? Hindi. Ano ba yung sinabi sa iyo, Jesus? Pwede mo bang ikwento sa akin? Wala, eh, si Maria yung nakatanggap ng lahat noon. Di ba? Ang Panginoon Jesus, hindi artista yun. Tingnan nyo mga kapatid kayo pag may pumunta ng artista. Pati yung buhay mo, ibibigay mo sa kanya. Aligang-aligang ka. Sino yung mga silang artista ngayon? Di ba? Ibibigay mo yung buhay mo lahat para sa kanya. Kung hindi lahat, pati buhay mo, ibibigay mo. Lahat ng laman ng bahay mo, ibibigay mo eh. Pero alam niyo si Jesus, siya yung pinaka-importante sa lahat. Special po ang ating Panginoon. Special na pinili yung house. Ilang bahay mayroon na dinaanan si Jesus, pero ikaw yung pinili ng Panginoon. Sabi ng iba, swerte mo. Di ba? Bibili ka rin, mapalag talaga itong bahay nila eh. Kasi pumunta ang Panginoon. Tapos yun pa yung pagkakataon. Hindi mo malamang naitanong, hindi mo malamang kinausap si Jesus. Kung kakausapin ka lang sa labas, anong sinabi ni Jesus eh? Wala kang maikikwento, basta pinapasok ko lang eh. O, di ba? So, sabi ng Panginoon, pinili ni Maria yung mas mabuti. Ang mabuti? Ang sundin si Jesus, ang pinili si Jesus sa buhay mo kay sa iba pang mga bagay. Pinili mo mata na mag-aligang ka sa iyong buhay. Yan yung pinili mo. Pero yung pinili ni Maria, alam niya yun yung mabuti, kaya ginawa niya yun. Praise God. Pinili niyo ang Panginoon sa araw na ito, kayo ay pagpalaki. Pwede ba natin pagpagalan ng Panginoon? Tama po ba? Hanapin natin siya. Sundin natin siya yung pinakamagandang bagay. Kung gusto mo malaman kung ano yung biyaya, lagi mo kausapin ng Panginoon, lagi mo siyang harapin. Huwag mo siyang iiwan. Huwag mo siyang ganyan na lang yung tuloy natin sa kanya. Ang Panginoon, kung binibili natin yung ating buong pagkatao, kung ano man tayong mayroon sa loob ng ating bahay, hindi mo siya dapat nilalagay lamang sa kusina. Hindi mo lang nilalagay yung Panginoon sa kwarto. Hindi mo lang nilalagay ang Panginoon doon sa sala. Hindi mo lang nilalagay ang Panginoon doon sa bakuran. Kundi kung sinabi mo, binibigay mo ang Panginoon, ang mumuhan para sa Panginoon, kung ano ang mayroon ka, yun din ay para sa Panginoon. Wala po siya nung sinasabi ka, dito ka lang. Hindi ka na dito pwede pumasok. Hindi mo gano'n. Kundi kung anong meron ka dahil binibigay mo yung buhay mo para sa kanya, tatot meron ka, kasama mo pa rin ang Panginoon. Kapatid at kaibigan, maganda at masarap na kasama ang Panginoon. Tama? Kahit anong mangyari, pagkasama mo ang Panginoon, masarap na kasama ang Panginoon. Isipin mo na lang, ibigay mo yung buhay mo sa kanya. Huwag mong ingatan yung sarili mo. Ikaw yung nag-ingat. Ano ba yung mga ilusyon ko? Ibigay mo yung pagkatiwala sa Panginoon. Kung yun man ay nawala dahil para sa Panginoon, magkakaroon pa ng buhay para sa kanya. Amen? Pangalawa, mga kapatid. Following Jesus is taking part on His purposes. Ang pagsunod kay Jesus ay pagkikibahagi sa kanyang mga layunin. Tama ho? O. Kung ikaw ay susunod sa kanya, ay bahagi ka sa naisin ng ating Panginoon. Tandaan mga kapatid, noong panahon, ano kayo nagsabi sa Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo. Di ba? Nagpagaling ako ng may sakit. Nagbibigay ako ng gabiri. Sabi na, mga tao, Lord, 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 sabi niya. Pero basahin ko yung talata ang aking binabagin. Sabi dito ng Panginoon, not all those who say, you are our Lord, will enter the kingdom of heaven. The only people who will enter the kingdom of heaven are those who do what my Father in heaven wants.
Di ba? And he said niya, on the last day, many people will say to me, Lord, Lord, we spoke for you. And through you, we burst out demons and did many miracles that I will tell them clearly. Get away from me, you who do evil, I never knew you. Hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaw lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Di po ba? Kahit ang palayas ka pa ng demonyo, kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, may magagawa ba yun? Wala. Kahit ikaw ay nag-perform ng miracles, may magagawa ba yun? Kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang marami ngayon, makikita nyo sa TV, nagpapagaling. Sino na po yung ina-idol po nila ngayon yung nagpapagaling? Sino ba yung gumagawa ng miracles? Ako o siya? Sino ba yung gumagawa ng miracles sa tao? Sino ba yung nagpapagaling? Sino ba nagpapanumbalik ng paningin? Sino ba yung nagbibigay ng pagpapanauli ng kanyang paningin? Sino ba yung nagkakalaka? Sino ba yung nagpapalakad? Sino ba yung nagbuhay kay Lazaro? Ako o yung mga nagpapagaling ngayon? Hindi ko mga kapatid. Sino po ba yung nagpapagaling ng miracles? So, wala ba kung si Jesus? Tama ho? Si Jesus sumusunod sa kalooban ng Ama. Ngayon po ba? Ang dami ngayon nagpiperform ng miracles. Subalit, hindi alam ng iba na ginagawa yun ng ibang tao, dapat alam natin lahat na kung ikaw man ay gumaling sa milagro, ayon ay gawa ng Panginoon. Hindi rin gawa ng mga tao. Iba po ang ginagawa ng Panginoon. Many times, dito sa book of Matthew, makikita po natin kung gaano karami ang pinagaling ng Panginoon. Yung mga imposibleng mga bagay na nangyari po sa kanya. Tama po? So sabi natin dito mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay pakikibahaging sa kanyang mga layunin. Oh, di ba? So ang layunin, ano ba yung mga layunin ng Panginoon? Oh, di ba? Ibigay mo yung buhay mo para sa kanya. Gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Ano ba yung pinagagawa sa iyo? Minsan ngayon, mga magagawa ng Panginoon, yung gaya-gaya, pag nagpagaling yun, gusto din gayahin. Di ba? So, mayroon po kayong nakita siguro ngayong mga balita na ang Diyos nila ay sino yun? Bata pa. Senyor Adila. Si Senyor Adila. O, di ba? Nabalitaan niyo yun? Si Adila. Sa pangalan pa ng Agila, yung Agila gawa na ng Panginoon eh, ano? Di ba? So, marami pong nagpapakilala sa panahon natin ngayon. So, dito, sabi dito, na sunin natin, ano ba yung layunin ng Panginoon? Hindi yung kung anong gusto natin. Di ba sabi kanina? Hindi yung wants natin. Ano ba yung layunin ng Diyos sa'yo? Ano ba yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon? Ulitin ko po, yung whole book ng Matthew, yung pinaka-last verse po niya, chapter 28, 18, 19, 20, ang sinabi niya, ipahayag ninyo ang salita ng Diyos sa buong daigdig. Kalooban, yun yung layunin ng Panginoon, ibahagi yung salita ng Panginoon. Amen? So, pangatlo. Pangatlo mga kapatid, ito naman ang kanyang sinasabi, by following Jesus, we recognize Him as the Lord of our lives. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus, ay kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Pag Panginoon, hindi lang Panginoon natin siya dito, kundi Panginoon din natin siya sa langit. Sino yung amo ninyo sa lupa? Sino sa palagay ninyo ang nasusunod? Yung amo niyo sa lupa o yung amo niyo sa langit? Dahil pinag-usapan natin, Lord, ng buhay natin, ibig sabihin yung amo. Tama ho? Ang amo natin, kung mayroon tayong amo dito, mayroong amo sa mga amo. Kung mayroong King of Kings and Lord of Lords, mayroong amo sa lahat ng mga amo. Wala na ba? Kundi ang ating pag-usapan. Sino yung boss natin? Kung mayroong boss po bang mga kapatid,
kung ang boss mo ngayong linggong ito ay boss mo ang Panginoon, andito ka. Kung amo mo ang Panginoon, ay andito ka sapagkat amo mo siya. Tama po? Dahil amo mo ang Panginoon. Ang mga amo natin minsan, dito tayo nagkakaroon ng problema, excuse me. Dito tayo nagkakaroon ng problema sa amo natin. Yung pinapagod natin sa pangatlo, by following Jesus, we recognize Him as the Lord of our lives. Siya yung ating Panginoon, siya yung amo ng ating buhay. Kaya kung bakit ka ngayon narito, sapagkat kinikilala mo siyang amo, hindi lang dito, kundi amo pa natin siya sa langit. Tama ho? Pag tumawag yung amo natin sa lupa, anong ginagawa natin? Yes, boss. Di ba? Yes, boss. Yes, boss. Sumusunod tayo kasi boss natin sila. Pero, tingnan niyo po, mga kapatid, kung ang Panginoon ay tumatawag naman sa inyo. Anak, linggo ngayon, nasaan ka? Boss mo ba ang Panginoon? Panginoon mo ba siya? Susundin mo ba siya? O hindi? Tama po ba? Kaya sabi natin dito, kung siya yung Panginoon natin, ay dapat siya talaga yung ating, siya po yung boss ng mga boss eh. Siya po yung amo ng mga amo. Sabi dito, sa akin natin babasahin, sabi diyan, did Jesus call the crowd to Him along with His followers? He said, if people want to follow Me, they must give up the things they want. Clear? Di ba? And then ang sabi niya, they must be willing even to give up their lives to follow Me. Ito yung sinabi na natin sa 39 kanina. Then the people who live now are living in a sinful and evil time. If people are ashamed of Me and My teaching, the Son of Man will be ashamed of them when He comes with His Father's glory and with the holy angels. Di ba? Ito yung verse na binabanggit natin. At liban doon, kung ikinahihiya natin sa buhay natin si Jesus, darating at darating ang araw, ikakahiya niya rin tayo. Kung hindi mo siya ngayon pinapansin, darating ang araw, hindi ka rin napapansinin. Kung wala kang pakialam sa kanya ngayon, wala kang isang pakialam pagdating ang araw sa iyo. Pinaparapis ko lang po yung kapatid na. Tama ba? Kung ikakahiya mo ang Panginoon, ikakahiya ka rin yung pagdating ng araw. Kaya sabi natin mga kapatid, na sa pamagitan ng pagsunod kay Jesus, kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Huwag niyong ikahiya. Huwag niyong kalimutan ang Panginoon po natin siya ng buhay natin. Tama? Dapat tayo ay lang sumusunod sa ating Panginoon. Ulitin ko, then Jesus called the crowd to Him. Along with His followers, He said, if people want to follow Me, they must give up the things they want. Tama ho? Tayo lahat, ano pa man ang mga gusto natin? Ano pa man yun? I-give up mo dahil para sa Panginoon at magkakaroon ka ng true life. Buhay para sa ating Panginoon. Diba? Huwag natin siyang ikahiya sa buhay natin. Huwag natin siyang pansinin kasi dating araw hindi ka rin niyang papansinin. Ito na lang yung chance natin na gawin yung lahat ng pwede natin gawin para sa Kanya. Tama po? So, yaon po yung ating pangatlo. At panghuli at pang-apat, following Jesus is to glorify Him in all things. Diba? So, ang pagsunod kay Jesus ay para luwalhatiin sa lahat na bagay. Ano naman yung rason? Bakit ko naman siya luluwalhatiin? Di ba? Bakit ko naman siya i-glorify? Di ba? Puntahan niyo po yung Corinthian. Ano po yung sinabi ng Corinthian? Sabi ng Corinthian sa 1 Corinto, o sabi po uriyan, 6:20, bakit ko naman siya i-glorify? Bakit ko naman siya luluwalhatiin? O di ba? O, ito mga kapatid yung sagot. Kung kayo ay may tanong na katulad niyan, sabi niya, binili kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan
upang maparanalan ang Diyos. Ang pagsunod natin, mga kapatid, ay para mabigyan ng karangalan yung ating Panginoon. So, ito niyo yung sagot. Bakit siya paranalan? Ang totoo, binigyan ka niya. Walang ibang bumili sa iyo, kundi yung ating Panginoon. Kaya tayo lahat ay kailangan natin sumunod at kailangan natin siya paranalan. Alam mo, mga kapatid, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi mo siya mapaparanalan sapagkat hindi mo masinusunod eh. Diba? Paano mo siya paparanalan? Hindi mo naman sinusunod. Mabibigyan mo siya ng kaluwalhatian. Makikilala mo siya, marirecognize mo siya kung ikaw ay sumusunod. Pero pag hindi, mahirap. Huwag mong sabihin, may Diyos naman ako eh. Kahit siya naman ako, kasama kong naman siya eh. Diba? Ito yung dapat natin ginagawa. Kung sinusunod, ito yung ginagawa mo dapat dito. Diba? So, manuluwalhati mo siya kung yung sinusunod. Ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon? Na para gawin ko yun, masunod ko talaga siya. Nagmaluwalhati. Maraming bagay. Many times na binanggit ko na dito sa inyo ang lahat. Tama po? So, lahat kayo, kailangan mong sumunod para maparangalan. Hanggat hindi mo siya sinusunod, mahirapan kang maparangalan siya. Tama ho? Alam niyo kung bakit tayo nandito? Para pasalamatan siya. Alam niyo kung bakit nagtagda talaga siya ng araw ng mga ganito? Kailangan mong sundin. Kailangan mong maparangalan siya. Kailangan mong pasalamatan siya sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen ho? So, sabi ni Matthew dito, sa atin, hindi lang sa mga hudyo, kundi maging sa lahat, kinakailangan magkaroon tayo ng pagpaparangal sa kanya. Di ba? Alam niyo kung saan po yung matatagpuan na lagi natin binabanggit na 633? Saan yung matatagpuan? Saan po yung matatagpuan? Sa Matthew 633. Sundin mo yun at maluluwalhati mo ang Panginoon. Ano ang laman ng 633? Anong laman? Sagutin niyo po. Sige nga. Ano po yung laman ng 633? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po ba? Matthew 633? Ano ang laman? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po ba? Tama? Aho. John 1:1 yun. Very good. Ano ang laman ng 633? Set ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lang po yung sundin eh, di po ba? Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, bahala siya sa iyo. Pero kung ikaw ay nag-iingat ng sarili mo, mawawalan ka niya. Alam niyo ba na ito isang warning? Ito isang warning, mga kapatid. Kasi sa ginagawa natin na ganyan, matutukal sa tunang balang araw, lahat ng ginawa ko ay wala na. Tama ho? Yan yung pang-apat. At sa ating pagtatapos, mga kapatid. Sabi dyan, sa ating pagtatapos, in fact, the disciples decided to follow Jesus when He called them, but they did not fully understand what this meant. So in the end, they also decided to leave Jesus. As easy as they are to follow Jesus, it's just as easy for them to leave Jesus. Alam niyo kung paano pong sumunod na magalitan yung mga alagad ng panahon? Tinawag niya si Matthew, si Andrew, sila ay nangingisda doon. Sabi ng Panginoon, Matthew, kayo mga kapatid, mula ngayon ay hindi na kayo mamalakayan, ay hindi kayo mangingisda, mamamalakayan na kayo ng tao. Ano nangyari po? Binagit ang Panginoon, sumunod kayo sa akin, ano nangyari po? Sumunod. And in another two, ang sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Anong nyo? It's easy na sumunod sa Panginoon. Tinan nyo mga kapatid. Yung pagsunod nila sa Panginoon, mayroon silang hindi pa nila nalalaman. Ang pagsunod ba sa Panginoon is
para maging sikat ka na kasama ng Panginoon? O ang pagsunod sa Panginoon para makita yung kanyang magic, yung kanyang miracles? O ang pagsunod mo sa Panginoon, okay ako dito kasi ang bato nagiging tinapay. At ang napakaraming tao ay napapakay, okay ako dito. Di ba ba? Automatic po silang sumunod. Iniwan nila yung business nila eh, kasi sila ay nangingisda. Ngayon, sa pagbunta po nila, sumunod po sila mga kapatid, automatic na sumunod. Mababasa po niyo po yan sa Matthew 4:18-22. Automatic na sumunod sila. Pero ang malungkot mga kapatid, nung pagdating ng pinakahuli, yung John 6:6. Ano po ang nangyari? Kung paano po nila sinunod si Jesus ng automatic talaga, pero pagdating ng kahuli-hulihan po nila, nawala yung kanila pagsunod. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ano ba kung bakit ako narinito sa Panginoon? Ano yung layunin ko bakit ako sumusunod? Dahil basta nakita ko sa ang Panginoon na, ay okay ako dito, palagay ako dito, maganda yung buhay ko dito sapagkat marami siyang ginagawa. Pero hindi nila nalaman kung ano yung malalim doon pa na gusto ng Panginoon. At doon nakita ng Panginoon kung susunod talaga sila ay hindi. Sumunod lang sila dahil doon sa mayroon po ginawa ang Panginoon. Pero nung humarap ng Panginoon, doon na siya ay paparusahan. Saan po pumunta yung mga alagad? Saan po pumunta? Sumunod ba sa kanya? Bakit ko nabanggit ito mga kapatid? Sabi ko ho ito, sa katunayan, nagpasya ang mga alagad na sumunod kay Jesus nang tawagin niya sila, ngunit hindi nila lubos na unawaan ang ibig sabihin ito. Ang akala minsan natin sa pagsunod natin sa Panginoon ay easy life. Ang akala natin sa pagsunod natin sa Panginoon ay ganun lang. Walang problema. Marami tayo lagi kung ano mayroon tayo. Yun lang, minsan yung ating iniisip. Pero tingnan nyo mga kapatid yung pinakahuli ng kanilang ginawa. Ang sabi niya, kaya sa huli ay nagpasigin silang iwan si Jesus. Kung gaano sila kadaling sumunod kay Jesus, ganoon din kadali para sa kanila na iiwan si Jesus. Nakakalungkot po ano? Nakakalungkot yung sitwasyon. Kung gaano kadali nasundin ang Panginoon, ganoon din kadali iiwan si Jesus. Kayo kapatid, sa paglilingkod nyo ngayon sa kasalukuyan, madali nyo bang natanggap ang Panginoon? Gagayahin ba na natin sila kung gaano natin kadaling tanggapin, kadaling iwanan natin ang Panginoon? Ang pagsunod ay alamin natin. Ang pagsunod, alamin mo na hindi lang ito ginawa. May kasamang sigurado niya na problema. Na kahit may problema at may abundansya at mayroong kahirapan, hindi mawawala ang pagsunod mo. Tama po, hindi dapat yun na mawala. Kung easy man nila ng tanggapin, easy man nila iwanan, sana sa atin ngayon, huwag ganun. Okay? And then, sabi dito mga kapatid, sabi dito sa Exodo, sabi niya, kung hinahanap mo si Jesus, makukuntento ka kahit ano pa ang iyong kalagayan. Pero kapag may hinahanap ka, kahit meron ka, hinahanap mo pa rin kasi hindi ka kontento. Mga kapatid, sa Exodo, mayroong usapin katulad nito. Ang Panginoon ng panahon ay napapaulan po siya ng mana, pugo, karne, napapaulan siya. Okay? Noong pagkakataon na yun, ay sa Exodo po yan, 16:16-21, ay mayroon pong binigay si Yahweh. Sabi ng Panginoon, ang kukunin nyo lang ay yung kasya lang sa inyong pamilya. Ha? Yan ang kukunin nyo. Kasi, pag may matitira dyan, ay magubulok at hindi nyo na mapapakinabangan. Kaya ganun ang nangyari. Nung nagpaulaan ng Panginoon, ng mana, ng kain, ng pugo, kumuha po sila. May kumuha ng konti, may kumuha ng labis. Pero lahat ng mga nangyari ay nagigikot dito. Pero alam mo mga kapatid, yung labis na nakuha nila doon ay nauwi sa wala. Marami yung mga sigurista kasi sa buhay natin.
sa pagsunod. Yung pagiging sigurista natin na nag-iisip tayo na kinabukasan baka mawala tayo o wala tayong makain kaya pinapasugurahan natin. Yung pagiging sigurista natin, lahat na yung na-impact na yun ay nawawala at nabubuo. Ngayon, napakinabangan mo ba yung wants mo? Wala. Dahil ang sinabi ng Panginoon, kunin nyo yung kakayanin nyo ngayon ng kinabukasan. Pero pag may lumabas dyan, papunta po dyan, ano ang mangyayari? Mapupulong at mawawala. So magiging walang saysay lahat yung iyong wants. Hindi mo mapapanibangan. Alam mo mga kapatid, may mga tao na gano'n ngayon sigurista sa buhay. May isa, may mga wants tayo na nanariyan sa buhay natin pero hindi natin nagagalaw, hindi natin nagkukin, hindi natin napapakilabangan. Nauwi yan sa wala. Tama ho? Ang pagsunod ay napakahalaga sa Panginoon. May mga direkta na binabanggit ang Panginoon isang ayaw natin sundin. Kaya tayo naman din yung napapahamak at nawawala. At walang kasalanan doon ang Diyos. Tama ho? Kung Panginoon ang hinahanap mo ay magiging kontento ka kung hinahanap mo dito yung Panginoon. Pero kung may hinahanap kang bagay na hindi mo mahanap dito, mawawala ka. Hahanapin mo yun kung saan mo siya hahanapin. At makukuha mo siya. At minsan kahit nahanap mo pa, hindi ka pa rin makukontento. Ba? Ang pagsunod sa Panginoon ay may kukontento ka. Pag nahanap mo si Jesus, dapat maging kontento ka. Iba kasi pag si Jesus ang hinahanap at iba din po kung bagay ang hinahanap natin. Tama ho? Ikaw ngayon kapatid, ikaw ngayon ay narito sa simbahan, sino ang hinahanap mo? Ano yung makapagpakukontento sa iyo? Diba? Give up and deny yourself. Ibigay mo sa Panginoon yung sarili mo. Diba? Kasi lahat ng pinagpagalan mo, lahat na yung bagay na yun, pinagpagalan mo na yung sinisigurista mo sa buhay mo na gusto mong masipti ka, masipti yung buhay mo, baka yun pa yun ay mawala at mamuro. Dahil hindi mo binigyan ng pagkakataon ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ng Panginoon nga eh, ang mawala ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon ng tulay. Diba? Okay. Sabi nito mga kapatid sa ating pagpahuli. Sa aking tanong at iiwan ko sa inyo, sabi niya. Again, yung aking binasa kanina, if you are looking for Jesus, you will be content no matter what your circumstances are. But when you're drawn to certain things, even if you have them, you won't be satisfied. Money, bagay, lahat ng nariyan. Diba? And then, sa ating pamulit, pagtanong ko lang mo sa inyo mga kapatid, what is your motive for following Jesus? Ano yung motibo mo kung bakit ka sumusunod kay Jesus? Huli na lang, demonstration mo sa inyo about Jude. Si Jude ay naghawak po ng kamanayaman. Siya ay may hawak. Kasama niya yung mga alaga. Wala siya ng kontentuhan sa kanyang buhay. Sumusunod siya kay Jesus. Pero dito din po natin makikita yung tunay ng pagsunod. At alam niyo mga kapatid, sa pagsunod niya kay Jesus, hindi lang sa paghahawak ng kabanayaman, kundi para ibenta pa rin si Jesus. Ano ang kanyang layunin sa kanyang pagsunod? Ang kanyang motibo? Saan po? Doon po sa mga halaga ng kanyang nakukuha. Ang pagsunod po niya, mga kapatid, ay kakaiba. Sumusunod siya kay Jesus. Pero pagdating ng araw, ay binintan niya si Jesus. Tama ho? Kaya ang tanong ko dito sa inyo, bakit nga ba talaga ako sumusunod ngayon kay Jesus? Ay dahil lang ba doon sa bagay na aking gustong makuha? O dahil gusto ko lang talaga na si Jesus yung mamuno sa buhay ko? Diba? At ito yung nangyari. Nung naibigta niya yun sa Jesus, at siya ay nagsisi, yung pera ay sinaulit niya doon. Ang tanong, totoo ba nang nagsisi si Judas? Hindi totoo. Kung totoo na nagsisi si Judas, eh dapat
ibinalik man niya yung pera na yon, pumunta siya kay Jesus, at siya ay nagsabi, patawarin mo ako sa aking ginawa. At sabi ko, bakit hindi totoo ang kanyang pagsisi? Dahil, nung ibinigay niya po yung loob, nagsisi sa kanyang sarili, anong ginawa niya? Tumapo siya, at siya ay nagbigti. Kaya hindi totoo ang kanyang pagsisisi. Tama? Sa lahat, mga kapatid at kaibigan, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, again, walang anumang bagay tayo dito titignan. Kundi gusto mo talaga ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kapatid at kaibigan, bahala ang Diyos para sa iyo. May gagawin sa iyo ang Panginoon. Ang importante, ibigay mo lang yan para sa Kanya. Huwag mong ingatan ang sarili mo. Ang nag-iingat ng kanyang sarili ay siya mawawala ito. Subalit, ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ng Panginoon Jesus, ay magkakaroon ng buhay. Hindi kawalan kung kayo ay narito ngayon. Bagkos kayo pa ay pupapalain ng Panginoon. Sabagat ito ang totoong buhay ng sa Kristiyano. Tayo po ay magdalaan. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Panginoon, narito Diyos kami sa pagsunod sa iyong kaluuman. Hindi sa ano pa man. Panginoon, kumain o hindi man, susunod kami. May pera o wala, susunod kami. Ano man ang sitwasyon kalagayan namin, susunod kami, Panginoon. Panginoon, ano mang bigati, sakit ng aming nararamdaman ngayon, susunod kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat, kung aming ibibigay ang buhay natin sa iyo, doon namin makikita ang totoong buhay. Pagpalain niyo ang bawat isa sa tayong pangalan, Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen. Gabis ko sa amin. Thank you.
Thank you.
tayo na po para muli po natin awitan ang Panginoon. Thank you.
Kung gusto namin ng sigurado, ay sa iyo kami lumapit. Sapagkat, kung amin kasiguruhan ay ang sarili namin, ay wala kami maling karansya. Kaya Lord, sa buhay namin na ito, turuan at turuan kami palinunggan na sumunod sa iyong Panginoon. Sumunod na buong buo ang buhay namin para sa iyo. Hindi dahil sa mayroon kami nagigila, kundi sumunod kami doon sa aming pananalig, pananampalataya sa iyong Panginoon. Lord God, maraming maraming salamat. Alam namin na kayo nagpapawi ang bigat ng aming mga nararamdaman. Sa pagsunod natin sa hindi namin namamalaya na ito ay mawawala ang Panginoon. Tulad ng sampung kitungin na pinapasiyasat ni Jesus sa sardote. Subalit na habang sila'y naglalakad na sumunod sa utos ni Jesus, ay biglang nawala yung kanilang kahirapan. Gayunin sa amin sa mga oras na ito. Sinong mayroong mga kabigatan, basta sumunod lang at nang sumunod sa inyo, mamamalaya namin na wala na yung bigat, wala na yung kalipitan, wala na yung kalipitan sa buhay, wala na yung problema, Panginoon. Dahil na pagsunod sa inyo, Diyos, pagsunod na may kasamang kagalingan, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, aming pinanalangin ang aking mga kapatid na nasa iyong bansa. Alam kong mabigat, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Malayo sa mahal sa buhay, naway i-comforme mo sila. Panginoon, aking pinanalangin si Ter Anabel, maging si Ter Aileen, maging sa kanyang pag-uwi. Ingatan niya siya. Gayun naman din, Panginoon, si Ter Alapri, si Ter Juan, Panginoon, si Brother Jesus, na kung sa akin may karamdaman, Panginoon, aking pinilog, O Diyos, aming kapatid din, Panginoon. Lord, I pray sa mga kapatid namin na mayroong karamdaman tulad ng Brother Jesus, Sister Liz, Sister Basie, Sister Brother Harvey, at iba pa ng kapatid na naririto at may ubod si Bon. Kasama na rin ng Diyos yung kaibigan ni Brother Lyon, si Brother Carlos, mayroong Panginoon na mayroong kikipelyo ng Diyos. Lord, sa mga oras na ito na aming nababagin sa mga karamdaman, naway Diyos, idahin niyo nawa aming mapagpagaling na tunay ng Panginoon at magkaroon ng kagalingan ng bawat isa. Sa pangalan ng Jesus, pangalan ng Jesus. Lord, salamat sa kagalingan na iyong ipinagkaloob sa kanilang Panginoon. Dalangin mo rin yung mga trabaho ng bawat isa sa pag-aaral ng bawat isa, yung pag-iingat sa pag-alis ng bahay at pagbabalik ng kanilang Panginoon ay nawalilang ko Diyos yung kanilang safety travel, Panginoon. Lagi kami pagkalob yung kaligtasan sa kanila, O Diyos. Lord, dalagi ko rin yung mga sumusubaybay sa akin, mapagpala niyo naway ng Panginoon. Lord, salamat po ng marami, dalagi ko rin ang aming bansa sa kasalukuyan, sa mga teritoryo, sa mga problema sa ekonomiya, at sa araw ng bukas, ang mapayapang eleksyon ay pagkalob niyo naway sa aming bansa. Naway maging maayos ang lahat ng Panginoon. At sa aming bansa, ingatan niyo po kami, gabayan niyo po kami, maunin namin ang Diyos sa iyong pasalita at sumusunod sa iyong pasalita. Salamat po ng marami. Buksan po natin yung ating isipan at ang ating mga puso at tanggapin po natin yung biyaya ng ating Panginoon. Ay naway sa maating lahat ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos at ang pagiging pagsasalita ay sumaating lahat na iyon ang magpakailaman ang lahat ay magsabi na Amen.
Amen. Wala po tayong birthday celebration at wala din po tayong newcomers. Tumapo na po tayo sa ating next step. Presider, Sister Joby, Lord Manager, Sister Shara. Prayer for worship, Brother Tony. Prayer for tithes and offering, Sister Bernadine. Sa music team, song leader, Sister Ella, backup, Sister Maxine, Brother Kenneth. Drums, Brother Gian. Guitar, Sister Jamaica, Sister Naomi, Sister Quincy. Keyboard, Sister Shaina. Net operator, Sister Jenny. Technical operator, Brother Alan, Brother Kirby. Ang feeding po ay Bravo Family. Diyan po nagtatapos ang ating gawain. God bless po sa ating mga. May pinunod po ba kayo? Sino may napunod daw po? Na? May napunod? Nagberto? Ano? Anong gagawin doon sa punutan?